May milyon na ba ang pera ninyo sa bangko? Strange question. Nasa inyo po yan kung sasagutin po ninyo, but do it sa mga sarili ninyo. Hindi nyo kailangan sagutin yan at ipangalanda ka ng mga pera ninyo sa bangko. May kinalaman lang po kasi ito sa ating topic for tonight. The Lord is my shepherd. I have everything I need. Sa lahat po ng Bible translation, ayun pong pinakagusto ko. I'm not familiar kung anong nagsali niyan. Siguro isa po ito sa mga pinakabagong sali ng Bible. Sapagkat ang original po niyan, the Lord is my shepherd, I shall never be in want. Maganda po yun, pero yan po, gusto ko yan. I have everything I need. Good evening po sa ating lahat. Ngayon po, samahan po ninyo ko, i-explore natin ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo sa atin. Ang mundo, tinitignan ang kapwa nila mga tao according sa kanilang achievements, according sa kung anong meron sila, malalaking bahay ba ito, mga kotse ba ito, bagong gadgets, mga alahas ba ito? At ito nga po yung tanong ko kanina, may milyon na ba ang pera nila sa bangko? Ang malungkot po nito, may mga tao na nagsisimula na humble. Nagsisimula na mababait. Ano? But kung naranasan na yung pagkakamal ng salapi, kung naranasan na yung tagumpay, which is sa mundo pong ito, may iba-iba pong level ng tagumpay, no? But kung mga taong, yung mga tao na talagang nakasuksok sa isip nila na, hey, pera ang makapagpapasaya sa akin, which makakapagpaligaya po ang pera, pero hindi po ito makapagbibigay ng actual joy sa isang tao. Alam ko po ang sinasabi ko, sapagkat naranasan ko po na ang makakapagpasaya lang talaga sa atin ay ang Panginoong Hesukristo. Pwede kang magkamal lang kung ano-ano. Marami po akong mga kaibigang mayayaman. Ang ending, tulirong buhay, malungkot na buhay, hiwalay kay Jesus. And then, nung pinakilala namin kay Jesus, ito po ang sabi nila sa amin. Nagkaroon ng kabuluhan ang aming mga buhay. May milyon na ba pera mo sa bangko? Yan ba ang nagpapatingkad ng iyong confidence? Diyan ka ba kumukuha ng tinatawag na sandigan mo para sa buhay mo? Para makalakad ka ng taas noo sa mga tao? Mali, mali. The Lord is my shepherd. I have everything I need. Hindi ko makakalimutan kailan man nag-sunk in sa akin nung meron kaming Bible study. Isa po sa mga kapatid doon ang biglang nagsabi, nag-share siya, mayaman siya, milyonaryo siya, around the world siya. But still, I end up empty. Empty? Milyones ang pera, empty? No, empty sa puso. Sapagkat parang may kulang sa kanyang buhay. Ano po? Until dumating nga po yung time na kilala niya ang Panginoong Hesukristo. Kaya alam po ba ninyo, ang binanggit ng kapatid na ito, no? Nung mentoring group ng mga panahon na yon, yung Bible study, di ba? Mga, anong tawag pa rito? Cell group, mga ganyan, yung mga uso nung araw. Sa ngayon po kasi I believe sa mga ganyan po ngayon, ang tawag po natin dyan, Gathering of the Saints. Hindi po ako naniniwala yung institutional church. Naniniwala po ako kahit saan pwede tayo mag-gather. Kasi yun po ang pinakamasarap sa lahat. We can gather in the name of Jesus. Everywhere, kahit sa ilalim ng puno. So, yun po, meron pong Bible study noong mga nagdaang panahon. Ano? At ito pong kapatid na ito, minamahal na kapatid sa Panginoong Jesus, ano? Sabi niya, I just realize, when you have Jesus, probably, you have everything. Alam po ba ninyo, ang tagal na nun, nag-sunk in yan sa akin.
Sabi ko, Lord, thank you. I have everything since I receive you and believe in you as my personal Lord and Savior. Kaya sabi ko po, may million na ba ang pera mo sa bangko? Malungkot kung ang mga unbeliever, kung isa kang unbeliever, hindi mo kilala si Jesus at may million ang pera mo sa bangko, magsalamin ka man, no? Yung totoong pag-acknowledge mo sa sarili mo, I mean, yung totoong assessment mo kakusana sa sarili mo, kung talagang honest ka sa sarili mo, you know what? Hindi ka magiging maligaya. Hindi ka masaya. Without Jesus, you are nothing. You are lonely. You are lost. What a profit a man, even if he gains the whole world, but loses their soul in hell. Kaya sabi ko po sa inyo, maling-mali talaga kung sa mga bagay na material mo, iaangkla yung kaligayahan mo, yung kumpiyansa mo. Jesus is our confidence. I believe I made some blog, I already did some blogs regarding how Jesus can give us true confidence. Forgive me. Yan ang confidence ng aso. Maingay. Kaya sabi ko po, kung ang kumpiyansa natin nandito lang sa mga bagay ng mundo, kailanman po, hinding-hindi natin makakamit yung totoong kaligayahan na ninanais din naman natin sa mga sarili-sarili natin. The Lord is my shepherd. I have everything I need. Hindi po tayo magkukulang. Not because masipag tayo. Baby, masipag ako. Ako yung ganito-ganyan, no? Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, tandaan po nyo ang grace, effortless, unmerited. Naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya. Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. Nasa mid lang. Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa God the Father sapagkat naligtas tayo fully, truly, alone sa biyaya lamang ng Panginoong Hesukristo. Doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Therefore, anong ibo-boast mo? Pag nag-boast ka, mayabang ka. Galing yan sa sarili mong flesh. Galing yan sa sarili mong kakayahan. Hindi. Wala tayong taglay. Wala tayong anumang meron na galing sa atin. Si Jesus ang source ng lahat. Actually, maski mga unbeliever, akala lang nila galing sa sipag nila yan, galing sa pagkaaral nila yan, pero ang totoo, hindi po. May milyon na ba ang pera mo sa bangko? Sagutin mo yan. Kung meron na, congratulations. Kung wala pa, pero Kristiyano ka, huwag kang malungkot. You have everything. You have Jesus. Subscribe ka na rito. Dito sa channel natin, paliwanag ko lang po ano, hindi ako nakikidebate. May nagbigay pa nga sa akin ng assignment. Hello po. Yung assignment po, napaliwanag ko na po. Ulitin lang po niyo yung video. May nagbigay ng assignment. Paano raw yung ganito, ganyan. Pinaliwanag ko tungkol sa rapture. Maliwanag po yung ano. Yung assignment ko po na binigay ninyo, ulitin niyo po yung video. Nandoon po yun. Okay? Eh, kasi iba po itong topic natin. It's not about rapture. It's about ito naman pong real situation ng bawat Kristiyano sa bawat araw. Yung mga ating namimit na mga tao, syempre, real life. Ang rapture po, future event na anytime darating na. But habang hindi pa nagra-rapture, still here. Meron tayong mga pang-araw-araw na buhay. May mga namimit tayo mga tao. Minsan, maganda ang mood mo. And then, masisirang bigla. Dahil minsan, na-trip ka. Diba? So, kailangan talaga natin ng word of the Lord Jesus Christ. Kailangan natin ng palakasan. Daily, bawat araw, para tayo ay lumakas. Hindi tayo pwede maging malakas. Taglay lamang ang ating sariling kalakasan. Nope. Kung Kristiyano ka, draw a lot from the word of Jesus sapagkat ang salita lamang ni Jesus ang tanging magbibigay sa atin ng sapat at tumpak na kalagayan, kalakasan at biyaya para ating makamtan ang totoong ninanais ng ating espiritu sa bawat araw. Subscribe, then i-share nyo ang video ito. Marami pong magbe-benefit. Naniniwala ako, once you share, you care.
Sharing is caring. At kapag ka narinig nila, oh Jesus truly loves me, I believe walang ibang daan sa langit kundi si Jesus lang. Hindi, marirealize nila yan. Don't you know? Na kapag ka ikaw ay nag-share, isang click lang ang share na yan, maraming pwedeng maligtas na kaluluwa, maraming pwedeng maliwanagan kung nadidilim ang mga isip nila, sapagkat alam nila wala sila ibang kailangan kundi si Jesus lamang. Thank you po. Jesus truly loves us all.